kasi. Never mo talagang nalimutan mag-iwan ng alay, no? Siguro antindi ng ano, hiling mo kay Lloyd. Ano bang wish mo ngayong Pasko? Basta! Tara na! Hi, Lord. Ito na naman ako. Nagipag heart-to-heart talk na naman sa'yo. Pansin mo, sa daming beses kong dumaan dito, ni isang beses hindi ako humingi ng kahit ano sa'yo. Kaya nga kahit mahirap maging mahirap, ginapang ko talaga ang pag-aaral ko. Graduating na ako, Lord. Running for cum laude. Pero Lord, ang hirap palang maging toughest warrior mo every year, no? Paranas naman maging isang paboritong anak kahit once a month lang. Gutom na ako. Nahihilo na ako. May final exam pa ako mamaya. Lagay mo na sa akin po. Hindi ko alam kung paano, himala o hindi ko alam basta. Paramdam mo naman sa akin na nandiyan ka. Nakakampi pa rin kita. Sagot ko naman nung ba't naman kasi kita pinipilit na sumagot? Kung sumagot ka naman, di tumakbo ko. O siya, Lord. Hanap lang ako ng low-key na lugar para himatayin sa gutom. Sa maliliit na bagay, sa mga simpleng paraan, natutupad na natin ang tunay na diwa ng Pasko. Minsan, masyadong malakas lang ang mga pagdadabog at tanong natin sa Diyos, kaya hindi na natin naririnig ang mga pagsagot niya. Tayo ang Pasko ng isa't isa. Diyos lang ang gumagawa ng paraan para magtagpo-tagpo ang mga inipong hiling at ang mga tugon ng pag-ibig na kayang ibigay ng lahat ng tao sa buong mundo. Sapat naman talaga ang pag-ibig para sa ating lahat. Kailangan lang nating maging handa na tumanggap at magbigay. Thank you.